Hello po, anyong nga sa'yo mga chingudul. Nandito na naman po ang inyong lingkod, si Mrs. ko, ang Mrs. ni Hoyon ko. Sa mga hindi pa po nakakapag-add sa akin sa Facebook, ganun na rin po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, huwag niyo po sanang kakalimutang i-add ako at mag-subscribe. Ngayon, if you will feel na parang pwede niyo pong i-share sa iba at nakatulong sa inyo at makakatulong din sa ibang video na ito, huwag po kayong mag-atubili na i-share. Okay lang po yun. Okay, so ano ba ang topic natin for today? Ang topic natin for today is about steel particles pero noun plus e. May number 2 na po, no? So, pangalawang beses ko nang ituturo yung particle e. Nauna na po yung particle e with ita, yung sa location, no po. Ngayon, etong particle na to, ibang type naman ng particle e ang i-discuss ko. Okay, bago ko po simulan ang ating pag-aaral, let's start muna sa examples. So, number 1, chunun, achim, yosochi e, ironayo. Chunun, ay, achim, morning, yosochi e, 6, ironayo, wake up. Chunun, achim, yosochi e, ironayo. One more time. Chunun, achim, yosochi e, ironayo. Chunun, achim, yosochi e, ironayo. Next. Ganyan, 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 karaming dala ko nun. Okay. Iwol, iship, iil, e, hanguk, e, wasoyo. Okay, napansin nyo dalawa yung echo, pero discuss ko siya. Saglit lang po. Nawawala ako. Iwol, iship, iil, e, hanguk, e, wasoyo. I came to Korea on Feb 22. Okay, iwol, iship, i, February 22, hanguk, Korea, wasoyo, I came. Bakit dalawa yung e? Kung natatandaan nyo, yung kanina na binanggit ko, yung first e na diniscuss ko is about e sa location. So, yung e na location, hanguk is place siya po, di ba? Place. Kaya may e dito. Ito namang isa, date naman po. Time and date. Iwol, iship, iil. Date siya, kaya may e rin po siya. Ngayon, let's discuss more sa grammar. Yung e, ginagamit siya to add sa nouns na nag-i-indicate ng time. Okay? Nag-i-indicate siya ng time. Tapos, nag-i-express ng action, event, saka situation. Kung sa English, itatranslate natin siya sa English, pwede nating sabihin at, in, or on. Pero, pwede rin na yung e kasi, pag kinumbay natin sa particles na nun, at do, mapoform natin yung e nun saka e do. Itong e nun at e do, sa mga susunod na lessons ko pa po siya i-discuss para hindi po maghalo. Okay, next. Bigyan ko po kayo ng examples or explanations pa. Ano po? For example, nouns indicating time plus e. Nyon, anim yon, or nyon, or he. Year po ibig niyang sabihin. So, ichon gunyon e, year 2009. Changnyon e, last year. Ulhe e, this year. Nenyon e, next year. Okay, mapapansin nyo po na yung e nandito sa, ano, diba, after ng noun natin na nyon. Indicating time po tayo, ha? Ulhe, this year. Kayo na lang po yung bahala humintindi ng ano, yung katapat niya. Itinapat ko naman po yung meaning niya sa English. Okay, wall or tal, months. Sawole on April. Jinandale, last month. Ibondale, this month. Daumdale, next month. Sanal naman po. Sawol shipalile, on April 18th. Seng il e, on your birthday. Christmas e, on Christmas day. Sawol si palile, seng il e, Christmas e. Yuil, day of the week. Wulyo il e, on Monday.
Toyo ile on Saturday, chumale on weekend. Wulyo ile, toyo ile, jumale. Shigan, time. Hanshie, 1 o'clock. Ojone, in the morning. Ohue, in the afternoon. Achime, at morning. Chunyogi, at night. Chunyoge, at night. Okay, hanshie, ojone, ohue. Achime, chunyoke. Kejol or seasons. Bom e, spring. Yorum e, in summer. Kaore, in fall. Kyore, in winter. Bome, yorume, kaole, kyore. Okay, sana po malinaw. Hindi ko na siya ulit-uliting ba mas basahin kasi para hindi mahaba yung time natin, no po? Okay, next. Grammar pa rin po tayo. Explain ko pa po to. Of the nouns that indicate time, tandaan nyo po na e cannot be added to. Hindi natin siya pwedeng i-add sa kotse or kutsoke. Ang ibig sabihin po nito, the day before yesterday. The day before yesterday. So, parang ano, no? Nung isang araw bago kahapon. Anong araw ngayon? Kung Tuesday ngayon, kung Monday ngayon, nung Saturday ang ibig niya sabihin, the day before yesterday. Oje, ochoke, yesterday. Oje, or ojoke, yesterday, ang kahapon. Unul, today. Nail, tomorrow. More, the day after tomorrow. Or onje, when. Again, hindi po natin pwedeng lagyan ng mga ito ng e. Hindi natin sila pwedeng yung onul, nail, more, onje, hindi pwedeng lagkaroon ng e. Oje, uchuke, koje, kuchuke, e. Hindi po pwede. Okay, explain ko pa po. Meron tayong examples dito. Oje, chingurul, mana, soyo. Oje, e, chingurul, mana, soyo. Mali po yun. Oje, chingurul, mana, soyo. I met my friend yesterday. Oje, chingurul, mana, soyo. Nile, yongwarul, bulkoyeyo. Nile, yongwarul, bulkoyeyo. Nail, yongwarul, bulkoyeyo. I plan to see a movie. Wala po dapat na e ang nail. Next. Onje, e, ilbone, kayo. Onje, ilbone, kayo. When will you go to Japan? Yung ilbon, may e talaga yan kasi again, inire-represent niya yung lugar, yung place. I hope malinaw po itong explanation ko. Tandaan nyo lang po itong part na to. Sila yung dates, day, pero walang, anong tawag doon? Hindi sila pwedeng nagyan ng e. Okay, next. Conversation na po tayo, ano po? Botong, miyotshi e, chayo. Botong, miyotshi e, chayo. Okay, botong, pag itranslate mo siya, pwede siyang normally or usually. Kaya ginamit ko sila pareho. Botong, miyotshi e, chayo. What time do you normally sleep? Botong, miyotshi e, chayo. Chayo is sleep. Botong, normally. Miyotshi e, what time? Okay, next. Botong, bam yulhan shi e chayo. Botong bam yulhan shi e chayo. Okay, I usually go to sleep at 11 p.m. Bam yulhan shi e, 11 p.m. Botong, kanina na mention ko na normally or usually. Botong chayo is to sleep. Next. Jumale, shigani isoyo. Jumale, shigani isoyo. Do you have time on weekend? Jumal, weekend. Shigan, time. Isoyo, meron ba? Parang gano'n, meron. Do you have time on weekend? Jumale, shigani isoyo. Ne, jumale, shigani isoyo. Yes, I have time on weekend. Ne, jumale, shigani isoyo. Uy, magde-date sila. Aray ko. Okay, next. Tandaan po natin. Meron lang akong gustong patandaan sa inyo.
when more than one noun representing time. Tandaan nyo po, ah, representing time. Pag oras ang pinag-usapan, representing time, sa isang sentence, isang beses nyo lang po lalagyan ng e. Okay, question. Eh, bakit kanina yung unang-una nating example? Yung, anong tawag doon? Yung unang-una nating example na iwol, iship, ile, hangguk, e, wasoyo. Bakit doon dalawa? Kasi yung isa, nirepresent niya yung time. Ito naman, nirepresent niya yung time sa location naman. Kaya dalawa yung e. Pero ang sinasabi ko dito, representing time, pag oras yung pinag-uusapan natin, isang beses nyo lang po pwedeng gamitin ng e. So, bigyan ko po kayo na example. Let's meet next Saturday at 10:30 a.m. So, ilan na e yan? Ang dami, di ba? Let's meet next Saturday at 10:30 a.m. Okay, hindi po pwedeng ganito ang isusulat. Daum ju e, toyo il e, ojon e, yul shi, samship bun e, manayo. Hindi po yung pwede, mali po siya. Again, isang beses lang pwedeng gamitin. At kailan ko po siya, saan ko po pala siya ilalagay? Isang beses gagamitin, ang ilalagay nyo po ang e na to sa pinakadulo na nag-i-indicate ng time. So, paano yon? Daum, ju, toyo il, ojon, yul shi, samship bun e, manayo. Let's meet next Saturday at 10:30 a.m. Daum ju toyo il ojon yul shi samship bun e manayo. Okay, sana po malinaw tong part na to, itong ninote ko, no? Ang e, pwede natin siyang gamitin na dalawang beses if and only if yung isa about time, yung isa naman about location. Pero kung pareho silang time, ilalagay nyo po yung e sa pinakadulo ng sentence. Okay po, sana po malinaw. At sana po may natutunan kayo sa lesson natin ngayon. Marami pong salamat sa panonood. Kung gusto nyo pong i-share sa iba, huwag po kayong mahihiyang i-share. Again, huwag nyo rin po sana kalimutang i-press ang like button, pampalakas ng loob. At again, ako po si Mrs. Ko, ang Mrs. ni Hoyon Ko, na huwag nyo kakalimutang i-add sa inyong Facebook at ganoon na rin po mag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Goodbye!